In the past, the kids have been, you know, looking at the paintings quietly. But this is the first time I've seen them this engrossed because we're able to bring together their love for video games and their love for art. I found it very cool, very challenging. Keb Cerda, ano, bali, ang exhibit niya para sa akin, hindi lang painting, nilalaro yung utak ng tao. Yun ang gusto ko sa kanya. Very uncommon yung ginawa niya na yung painting, tapos nilagyan niya ng interaction ng game. Parang very unique yung ginawa niya. I think the game is fun and I like how it looks like I'm playing Mario but then through the camera app. Ako, sa buong buhay ko, ngayon lang nakakita ng painting na inamimik sa games, ganun. Yun ang nakikita ko na maganda sa mga Keb Cerda na painting. Hindi lang maganda siya, nalalaro mo pa siya. Ngayon lang po nakakita ng ganito, interactive na exhibit. Yung iba po interactive, parang pwede nilang kumawakan or umiikot. Ito po game, parang unique po. Masaya po na nilalaro nila yung game. Nag-enjoy sila. Lahat ang pinaghirapan namin parang paid off kasi lahat ng gamers nag-enjoy sa game. Exciting siya kasi hindi lang siya normal na game. Kumbaga, merong painting, tapos tsaka mo lang siya malalaro. Hindi mo siya pwede malaro na yung typical na game talaga. Actually, excited pa rin kami na siyempre parang bago to eh, bagong collaboration between art and then technology. We really want na gumawa pa ng iba-ibang games. Looking forward na yung dadami pa. Yung interaction ng arts at saka yung technology. Talagang art pang ano, pang enjoy ng tao, para sa mata ng tao. Tapos nagkakaroon pa ng interaction ngayon, so mas gumaganda siya. Ang hinihintay ko lang magawa ni Keb Cerda sa ginagawa niya ngayon, gumalaw yung painting niya. Gumalaw ang mga painting niya. Yun na lang ang nakikita ko.